At least kahit na mabaon siguro ako sa utang, mabigay ko sa kanya yung mga parang binigay niya sa akin, maibalik ko lang ng isang linggo bago siya mawala. Kasi ngayon parang siguro masasabi ko talaga na kaya ko nang ibigay kasi wala na siya. Kamusta na ba love life ng isang ade? Ay, hindi ba talaga scripted yung mga pinapakita niya sa vlog? Mag-propose ito ko sa'yo na will you be my girlfriend? So, yun mga kabugok, ayan, after ng 1 year na preparation namin dito sa ating serye na Lovely Kuda! Ayan, welcome sa Lovely Kuda! So, andito tayo ngayon sa Lovely Kuda kung saan maraming nagsasuggest, maraming nakakurious sa buhay ng Team Bugok. Siyempre, ang una nating in-invite dito sa ating interview na to ay walang iba kundi si Adem Vlog. Hello po. Maraming nakasubaybay sa Adem Vlog, sa buhay ng isang Adem. So, si Adem Vlogs ba? Kamusta ba si Adem ngayon? Okay naman. Okay na okay. Ngayon okay. Sa ngayon. Si Adem Vlogs ba ilang taon na? 22 years old po. 22 years old. Sa 22 years mo na mabuhay dito sa mundo, ano na ba ng mga napatunayan at nagawa na ng isang Adem? Ano, ayan, wala pa yata. Charing, hindi, ano eh. Siguro, hindi ko, parang hindi ko siya masabing napatunayan, pero parang, ano eh, ako na yung tumatay yung magulang sa mga kapatid ko. Ganun siya. May nanay pa ako pero kumbaga hindi ko na siya inuubliga na siya yung mag-ano sa mga kapatid ko sa gastos. Ako na lang. So, kilala natin si Adem Vlogs na isa sa pinakamatapang na babae sa Team Bugok. Isa siyang talagang hindi siya nagpapatalo. Parang masasabi ko napaka-powerful niyang babae para sa akin. So, sa kabila ng pagiging matapang ng isang Adem Vlogs, ano ba yung mga kahinaan at mga nagpapaiyak sa katulad mo? Ano lang, talagang sa pamilya, we. Kagaya nung nangyari sa daddy ko, talagang kumbaga pinapakita ko sa kanila na masaya ako, pero deep inside, kumbaga, syempre hindi mo kailangan ipakita sa mga tao yung talagang kahinaan mo. Kaya sa likod ng camera talaga, kahit hindi ko sinasabi sa camera, talagang malungkot, syempre. Parang family talaga yung kahinaan ko siguro talaga. Speaking of your dad, ayan, namatay si Papa mo ng last year. Yeah, July 1. So, ano ba yung mga pagsisisi or mga hindi mo pa nasabi or yung mga gusto mo pa sanang gawin sa kanya na hindi mo pa nagawa na sana na dapat ganito pala na sana dapat ganito pala yung ginawa namin siguro sa pagsisisi wala tsaka sa ano kung sasabihin kasi nasabi ko sa talaga sa kanya nung nasa hospital kaming dalawa kausap ko siya. Sabi ko, kaya mo yan, lumaban ka. Tapos tuwing bago ko umalis sa tabi niya, I love you kami sa isa't isa. Actually guys, birthday ko, nung dinala yung daddy ko sa hospital, dinala ko siya. Kumbaga, sabi ko sa kanya, kasi ayaw niya talaga sa maraming tao. Sabi ko, birthday ko naman, talagang iniiyakan ko siya. Sabi ko, birthday ko naman, daddy. Sabi ko, sige na, magpa-doktor ka na, may pera naman ako. Kasi meron akong medyo naipon. Sabi ko, sama ka sa akin. Kasi nga talagang sobrang nanghihina na siya. Wait lang! Nanghihina na siya. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos ayaw niyang pumayag. Tapos, birthday ko mismo, nung inaaya ko siya, umiiyak siya. Tapos kinakantahan niya ako ng happy birthday. Visit kasi. Kinakantahan niya ako ng happy birthday noon. Tapos talagang pinipilit niyang kumanta kahit na yung hirap na talaga siya. Yung halos hindi mo na maintindihan yung sinasabi niya, ganun. Tapos, yun, pinapakinggan ko lang siya kahit alam kong hirap na hirap siya. Wala kasing video talaga kasi yung daddy ko, ayaw niya magpakita sa mga tao na daddy namin siya. Kaya maraming hindi nakakaalam na yung daddy ko is daddy pala namin kahit mga kapitbahay namin kalapit. Barangay lang, hindi nila alam. Tapos yun, pinilit ko siya, sabi ko, sige na, baka nasa isip ko kasi, kahit alam kong hinang-hina na siya, nasa isip ko na, ano baka kaya pa, kahit alam ko na wala ng pag-asa. Tapos yun, de, yun na nga, nagpadala na siya. Siguro mga pinagsisisihan ko lang, sabi ko, sana binigyan pa ako na, kahit isang linggo lang na, at least kahit na mabaon siguro ako sa utang, mabigay ko sa kanya yung mga parang binigay niya sa akin, maibalik ko lang ng isang linggo bago siya mawala. Kasi ngayon, parang siguro masasabi ko talaga na kaya ko nang ibigay kasi wala na siya. Oh, yun lang. Grabe, naiyak ako. Nakakaiyak to, wala pa sa kalagitnaan. So, yun nga, nakakaiyak. Wala pa tayo sa kalagitnaan, sorry. So, yun nga, nasabi mo na si daddy mo is
nagkasakit. Mm-mm. So, sa mga hindi po nakakaalam, nung panahon talaga na yun, hindi naman sa parang isang kahit isang tuka sila addict. Talagang masabi natin na parang normal lang talaga silang tao nun. Kumbaga, parang hindi pa talaga kayang masustain yung talaga pangangailangan ni Ninong nun. So, syempre alam ko na proud na si Ninong kasi after nang nangyari na yon, hindi naman, sabi nga, parang siya ang naging angel ng buhay niyo. Kasi nakita natin, after niyang mamatay, talagang ginabayan ka niya. Feeling ko, nasa tabi mo yung daddy mo. Kasi hindi mo pinabayaan yung mga kapatid mo. Yung mga kapatid kasi ni Adeng Vlog sa mga hindi pa nakakaalam, mga bata pa, talagang elementary pa talaga. Kumbaga, ang layo ng age gap ni Adeng sa mga kapatid ni Adeng. So, siya tumatay yung nanay at tatay. So, hindi naman po na, hindi ibig sabihin na si Adeng na lahat gumagas. Hindi na si Adeng, kumbaga, hindi si Adeng yung parang totaling naging magulang. Kumbaga, ginabayan niya yung nanay niya. Kumbaga, parang tinulungan niya. Kasi mahirap din. Kumbaga, mas mahirap sa akin, lalo na siguro sa kanya. Kaya kumbaga, siyempre, bilang anak na alam ko namang sobrang nasasaktan yung nanay ko sa mga nangyari. Kumbaga, hindi ko na siya talaga inuobliga bilang malibang na lang siya, ganun. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga nasa isip niya eh. Kasi sobrang sariwa pa nun. Kasi sa akin nga, sariwa pa. Lalo na sa kanya, ilang taon silang magkasama. So, yun nga. So, makikita niyo rin to sa mga vlog ni Adeng. Yung isa sa mga masasabi natin, the best na ginawa niya is yung... Yung nilipat mo sila. Nilipat ko sila ng bahay. Pero apartment pa lang naman, malay nyo soon, di ba? Oo. Tapos, ayun nga. So, sa mga pinagdaanan ng S yung Adeng Vlog, so sabi ko nga kasi'yo kanina, itong interview na to, puro kalokohan lang. Kasi, di ba, first time ito mo yung production natin kanina, kung ano yung mga nakadikit. So, ayun nga. Natanong na rin to ni Besang sa 2 minutes. Kung ako mabibigyan kita ng time machine, kung may babalikan ka, ano yung mga gagawin mo na nagkamali ka na dati na aayusin mo? Or babaguhin mo? Siguro yung ano, pagka pinapagalitan ako ng magulang ko, nagagalit ako or ng lola ko, ng mga mas nakakatanda sa akin. Kasi ano yun eh, kumbaga parang pagbata ka kasi hindi mo yun maiisip. Pero pagtanda mo pala, dapat hindi mo yun ginawa kasi minsan lang nila gawin yun. Tapos, pagkawala na, hahanap-hanapin mo. Kumbaga, yung mga pagkakamali pala talaga natin, tama talaga yung sinasabi ng mga matatanda sa huli ang pagsisisi. Kumbaga, hindi naman, kunyari, hindi lang din nawala. Paano kung yung tatay mo talagang hindi ka napinansin o yung nanay mo, di ba? Parang ganun. Kumbaga, parang gusto mong i-explain sa mga viewers natin na yung mga bata, yung mga teenager, mga millennials na mga palasagot sa magulang, yung akala nila pag pinapagalitan sila is hindi na sila mahal. Yun yung way minsan ng mga magulang para i-correct sila o para baguhin na hindi na pala tama yung mga ginagawa nila sa magulang nila. Para paglaki nila o nagkaroon sila ng pamilya, marirealize nila, kaya pala nila sinasabi to kasi para ganito pala yun. Kasi pag nagkaanak ka, maiaano mo na yun eh. Mm-mm. Tawag doon? Kasi akala ng mga kabataan ang sagot sa ng magulang, pagre-rebelde. Pag-aasawa. Oo, mga ganun. So wala naman kaming inaano ha, wala kaming pinupon. Kumbaga yun lang siguro na parang minsan kasi pag nagagalit sa akin yung mga magulang ko, nilalayasan ko, minsan sumasagot pa ako. Parang yun lang siguro yung gusto kong i-time na parang maitama. Ganun. Pero imagine, yung pagiging palasagot mong anak at pagiging palasagot mong... pasaway mong anak eh, tingnan mo naman yung pagbabago mo ngayon. Diba? Diba? Kumbaga, ang layo mo sa dati, yung pagiging rebelde mong anak, ngayon nagiging mabuti kang anak. Mm-mm. So, yun nga, yun, tapos na tayo sa pamilya mo. So, gusto ko kamustahin yung love life mo. Diba, umiyak ka na, dahil wala na unay love life bagay pamilya mo, no? Uh-oh. Kamusta na ba love life ng isang Adeng? Sa love life, meron naman, kaya lang naniligaw lang siya, pero hindi ko pa siya sinasagot. Inahayaan ko muna siya, kasi, parang ano eh, in God perfect time ba? Tama. Parang gusto ko si Lord yung gagawa ng tamang oras. Panahon, kumbaga hindi naman kailangan madaliin. Kasi pag parang nasa isip ko kasi pag minadali mo, baka mawala yung kilig, mawala yung saya. Kasi hindi mo masasabi, kumbaga ine-enjoy lang muna namin. So 22 years old ka na, medyo sa age na yan. May mga ako, nag-asawa ako. Ilan taon ako nun, B? 16. Siguro mga 21 ako nag-asawa.
So, hindi mo pa ba naiisip na maging stable na, magkaroon na ng pamilya? Kasi, di ba sabi nila, mas maganda maging kabarkada mo ang anak mo pag lumaki-laki na sila. Kasi, pag matanda na tayo, kumbaga, di na natin sila masyadong magiging tropa-tropa, we. Ang iniisip ko kasi, meron pa akong tatlong kapatid na pinag-aaral na maliliit pa. Isang 12, 10, tsaka 8. Kung gagawin ko yung nasa isip ko na, kung yung gusto na nasa isip ko, yung gagawin ko, kawawa yung tatlo kong kapatid. Kumbaga, hindi ko na sila matutuunan ng pansin. Gusto ko, mabigyan muna sila ng, sila muna yung ma-stable bago yung sa akin. Ah, kasi nga, ano ka, ate ka na with the, parang tatay ka na. Oo, ganun. So, si, pwede ba namin malaman si nagpapasaya sa buhay mo? Ah! Si Togo TV. Ah, hindi ba? Ay, hindi ba talaga scripted yung mga pinapakita niya sa vlog na baka love team lang kayo ng Team Bugok? Ay, or may namumuuna talagang something sa inyo? Hindi scripted yun. Kumbaga, si Togo kasi talagang, pinrases niya talaga yung panliligaw sa... Una, nahihiya po siya. Tapos, di ba nga, pinaamin mo kasi nga parang napapansin na namin na may gusto siya sa akin. Parang talagang siya, sobrang marespetong lalaki. Talagang hindi siya yung kagaya ng ibang lalaki na... Basta iba, sobrang iba sa mga ibang lalaki talaga, grabe. Basta wala kang masasabi kay Togo. Paano masasabi yung salitang ibang-iba talaga si Togo? Pwede mo ba ako mabigyan ng magandang word doon? Si Togo TV kasi, sa pagkakaalam ko dahil nasama niya na ako doon sa kanila, bumisita kami. Si Togo ang nag-iisang lalaki sa buhay ng pamilya niya. Mga kapatid niyang babae, tatlo, tas nanay niya na lang. Siguro, ang masasabi ko lang, parang sa sobrang marespeto niya, nasa isip niya, parang eto na lang ganun. Ayaw niyang mangyari sa mga kapatid niya, kaya hindi niya ginagawa sa akin. Ah, kumbaga, parang gustong gawin ni Togo na, kasi puro babae rin kapatid niya. Oo, kumbaga. Ayaw niyang maranasan ng mga kapatid niyang babae kung nasaktan ka man yan. Kaya siguro hindi niya ginagawa. Kumbaga, parang in short, karma. Oo, parang sobrang bait. Parang ganun lang, sobrang bait niya talaga. So, pwede ko ba malaman kung ilan taon na si Togo? Si Togo TV po ay 19 years old pa lamang. 19 years old. So, mas matanda ka. Mm-mm. So, paano ka nag-a-adjust sa ugali ni Togo? Kasi parang nakikita ko si Togo, minsan isip bata. Ako isip bata rin talaga ako minsan eh. Si Togo, isip bata lang siya pagka naglalambing, pero sobrang matured ng utak niya sa in real life talaga. Kunyari, parang ibang usapan na talaga sa totoong buhay. Sobrang matured niya, pero pag sa malambing, doon siya nagiging isip bata lang. Kung si Togo, nakikita mo na ba si Togo in sa future na siya na talaga magiging partner mo, magkakaroon kayo ng anak? Nakikita mo na ba yung ganun? Oo, kasi 22 years old ka na, siyempre tayo, 20, babae, 22. Naiisip na natin minsan yun na pag magkaka-boyfriend ka, mm-hmm. yung manliligaw mo, gusto mo, siya na talaga mapangasawa mo para hindi ka nahanap ng iba. Ano? Sa tingin mo siya na ba? Dahil sa totoo lang talaga, lagi ako nagdadasal dati ng talagang isang Togo ngayon na binigay talaga ni Lord. Kaya sana siya na. Kasi parang siya na nga talaga yung nakikita ko. Paano kung mag-propose si Togo sa'yo? Na, will you be my girlfriend? Oo, yes agad, syempre. Ah, so inaatay mo na lang mag-propose si Togo sa'yo? Hindi ko alam. Siguro kumbaga, syempre, parang matagal na rin naman siya naliligaw eh. Matagal na ba nangyayon? Sa bagay, ilang buwan na ba nangligo si Togo? Apat na yata. Apat na ba? Medyo matagal yun. Kasi ako dati niligawan ko si Norvin, isang araw lang eh. Bumigay na eh. So, yun. So, kung si Adeng Vlogs ba ay hindi naging vlogger, ano ka ba dapat ngayon? Ano lang? Dati kasi, nung hindi talaga ako vlogger, mahilig ako magtrabaho sa mga factory lang. Tapos, kahit sobrang liit lang ng sahod. Kumbaga, parang ganun lang din siguro ako. Kasi pinagsasabi ko dati, nag-aaral ako habang nagtatrabaho, pero hindi ko alam kung magka-college ako, kaya siguro nagtatrabaho na lang ako ngayon. Tapos na ako ng high school eh, siguro nagtatrabaho na lang kasi nga, di ba, breadwinner ako. Baka so, ganun. Ayun. So, yun nga, ako vlogger ka na ngayon. Masasabi mo na ba sa sarili mo na successful na ba si Adeng Vlogs? Siguro hindi pa kasi hindi ko pa nabibigay yung mga talagang kailangan ng magulang ko na... Diba, wala talaga kaming sariling bahay. Siguro masasabi ko lang yun pag stable na yung family ko. So, ibig sabihin talaga, talagang pangarap talaga ni Ading is yung maging maayos yung pamilya niya, yung nanay niya, mga kapatid niya.
So, na, alam mo, totoo yun na din ha, hindi ko sa walang pambubola kahit walang vlog. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo ng kapatid ko na magsawa kayo sa pagiging maging dalaga bago kayong mag-stable na sa bago kayong maghanap ng mag-asawa o magkaroon ng asawa. Kasi ang pag-aasawa nandyan lang yan eh. Kumbaga hindi yan parang kanin pag sinubo mo, tapos pag mainit iluluwa mo na lang. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo yan? Kaya nga nagiging proud ako sa'yo na nakikinig ka. Na parang tawag doon, talagang isinasa puso mo yung mga sinasabi namin sa'yo. So kita mo na may narating mo na ngayon. So kung ano, kung sino mga pasasalamatan mo, sino ba yun? Pwede ko bang malaman? Siyempre, una-una si Lord. And sa inyo ni Kuya talaga kasi, ano, bata pa lang ako. Nakay ate na ako. Talagang parang si ate kahit di ko siya kaedad, magkababata na kami. Tapos nung naging mag-asawa sila ni Kuya, sa kanila sinama nila ako. So parang sa kanila ako talagang magpapasalamat bukod sa magulang ko tsaka kay Lord kasi talagang sila yung tumayong ate, kuya. Dahil wala ako noon eh kasi panganay ako sa magkakapatid. Kumbaga sila yung parang nagtayo sa akin na dapat ganto. Kumbaga hindi kanila pagbabawalan sa lahat pero sila yung magiging parang direksyon mo sa tama. Kumbaga sabi ko nga lagi kong sinasabi nagte-thank you ako kay Lord na sabi ko hindi ako nagkamali ng sinamahang pamilya, ng tropa, ng mga kaibigan. Sobrang thankful ako na doon ako dinala talaga ni Lord. Wow, galing. Alam niyo kasi si Ade, may kita niyo mukha lang siyang maldita. Akala niyo sobrang mataray niya. Pero talagang nag-church talaga siya. Talagang maka-Diyos talaga siya. Basta lagi niya akong inaayang mag-devotion before, di ba? Mm. So hanggang yun nga, natutuwa ako sa kanya kasi sa pagiging maldita at mukhang masama ugali niya, may mabuting puso talaga si Adeng Vlogs. So yun, ano ba gusto mo sabihin sa mga tudeng? Sa mga fans nyo. Yun, maraming salamat sa pagsuporta sa inyo kahit hindi man kami madalas nakakapag-upload kasi sobrang busy talaga namin. And sa lahat ng mga OFWs natin, mag-iingat po kayo. And yun lang, maraming salamat sa pagsuporta sa amin, lalong-lalo na sa Team Bugok. Ano ba yung bakit? Check out na ito, nagagalit na yung Fuentes. Totoo ba? So, check out na natin. Nagagalit na ito yung front desk. So, yun. Mag-comment kayo dito mga kabugok kung sino ang gusto nyong next na interviewin natin. Huwag kayong kasi iba na setup nito. Nakiki-set up lang kami. So, maraming salamat Adeng Vlog sa pag-unlock sa akin sa interview. Yes. So, maraming salamat at bye-bye sa susunod na Lovely Kudan! Walang utak. Oh! Huwag mo muna tapusin itong video na to. Meron akong magandang announcement para sa inyo. So magbibigay tayo ng 500 pesos sa 10 taong mapipili ko sa magre-register ng Diamond Game. So paano nga ba magkaroon ng Diamond Game? Napakasimple lang. Tara! So ganito lang kasimple yan mga kabugok. Makikita mo tong link ng Diamond Game dito sa baba ng ating video. Ayan mismo nakikita nyo. Ayan, pindutin nyo na! Pagka-click nyo mga kabugok, i-download nyo at after nyo ma-download, magre-register kayo ngayon dito sa Diamond Game. So ang ilalagay nyo lang is yung inyong phone number. Ayan, ilalagay nyo lang inyong number. And then syempre ang inyong password. Magkikreate kayo ng password. Yung verification code, kung ano yung mismong niregister nyo sa number, yun doon magsisend ang inyong code. Ang referral ID ay makikita nyo rin sa mismong link. Yes, magkakasama sila. And then after nyan, confirm mo and then i-login mo lang mga kabugok. So ayan mga kabugok, ayan makikita nyo ngayon, ito ang ating dashboard ng Diamond Game. So simple lang ang gagawin nyo, pipindutin nyo yan at screenshot nyo sa akin katunayan sa akin kayo nakapag-register. And syempre ang kadalasan nilalaro natin dito is yung color game. Ayan may 900 tayo, kahit 5 piso or piso, 5 pesos, 10 pesos, pwede. So taya tayo sa red ng 5, ng 10 piso. Tingnan natin kung tatama yung 10 piso natin. Yes, pwedeng-pwede yan. Tingnan natin kung tatama yung 10 pesos natin. Oh, tumama yung 10 pesos natin mga kabugok. Oh, nag 9.5 dahil may hati pa na meron siyang makukuha ng 5 pesos yung mismong game. And then, pwede na yun. And then, may 987 na ako. So, may i-withdraw mo siya. Pwede mo siyang i-withdraw. Ayan, nalagay mo lang yung mga GCash number mo. And then yun, pwede ka na makapag-withdraw. Easy cash in and easy cash out lang to mga kabugok. So ayun, screenshot nyo na kung nakapag-download na kayo ng Diamond Game. Dahil sa Diamond Game,
dito, the best. So, mamimili tayo ng 10 lucky winners para mabigyan ko ng 500 pesos. So, ano pa inaantay nyo? Download na!